Okay. So, good day. So, from this picture, we have gambling, bullies, avatars, identity thieves. Yung porn sites to, no? Yung XXS, those are porn sites. That's illegal activity, illegal downloads, hackers and wares, texting, sexting, drug, predators. So, itong mga nasa pics na yan, so this is part of legal, ethical, and societal issues in media and information. Okay? So, from this legal, ethical, so, meron siyang Republic Act na malalabag. No? Republic Act na malalabag, number 10175, or what we call the Cyber Crime Prevention Act of 2012. At it is a law in the Philippines, no? Dito sa Pilipinas, may batas pala about dito, no? Kumbaga, halimbawa, may nagawa tayong kasalanan, may nagawa tayong paninira online, so meron tayong batas. Ito yung batas, no? Approved mo September 12, 2012, which aims to address, no, legal issues concerning online interactions and the internet. So, meaning, lahat ng mga ginagawa natin online, dapat maano tayo, no? Aware tayo na makakasuhan tayo if ever nalabag natin o meron tayong siniraan tao online. So Republic Act number 10175. So among the cyber crime offenses include in the bill of cyber squatting. Itong cyber squatting, ito yung gumagamit tayo ng domain. Let's say for example, domain ng PMI, nagpanggap ka na ikaw ay empleyado ng PMI. Ginamit mo ngayon yung domain ng ano ng PMI. Dahil may ano ka intention o meron ka ba na nagano ka naglilikom ka ng pera pero gumamit ka ng hindi mo naman hindi mo domain. So that's cyber squatting. And then cyber sex, of course, mga nagsisex online, no? Halimbawa may mga foreigners and then nagpapanggap kayo o halimbawa nagpanggap kayo na kayo yung tao na yon tapos nakipag-sex ka online, so that's cyber sex. Or pwede rin gumamit ang batang, ano, yung mga minor de edad. So that's also cyber sex, no? Child pornography, specifically child pornography. And then identity theft. And then illegal access to data and libel, no? Ibig sabihin identity theft, yung bang nagnanakaw ka ng, sa online, bawa yung Facebook na-hack. Tapos ginamit ng nag-hack ng iyong Facebook. Tapos nanghingi ng donation. No, nanghingi ng donation, so may mga nagbigay ng pera. So that's identity theft. So may kaso yun. Yun nga yung Republic Act 10175. Illegal access to data and libel. Yung panirampuri natin, no? Panirampuri ng mga, ano ba, may nakaaway tayo online, siniraan mo, so pwede kang demanda. So what is cyber? So when you say cyber, it means relating to or involving computers or computer networks. Okay? So, ibig sabihin po niyan ay ito ay nag-involve ng computers at internet. No? So, internet. So, that's cyber. And cyberspace. So, what's cyberspace? When you say naman cyberspace, it refers to the virtual computer world. Na ibig sabihin yung online na using computer. And more specifically, is an electronic medium. So, an electronic medium like, for example, our personal computer, our laptops, form of global computer network or to facilitate online communication. Of course, if you have your laptop, you have your computer, dapat meron din ano, Wi-Fi. So, that's a cyberspace. Ayan. Now, cybercrime naman, it means it refers to the criminal activities carried out by means of computers or internet. Now, kapag halimbawa, meron kang nalabag na batas, o meron kang ginawang hindi ka aya-aya na ginawa mo online, paninirampuri, that's cybercrime, no? Ayan. Yan yung mga, yung pambubuli mo sa online, no? Like for example, that itong mga nakikita natin na mga words, fat, fake, lame, nerd, geek, ugly, boring, weak, wannabe, stupid, no life, freak, weirdo, bimbo, and so on. So, yun yung mga paninirampuri na ginagawa ng ibang tao. Cyberbullying.
When you say cyberbullying, it is the use of electronic communication to bully a person. No, katulad nung nabasa natin kanina. Typically by sending messages of an intimidating or threatening nature. Okay? Gamit ng electronic na communication, gamit ng internet, na online, gumamit ng online application, nag-post ka doon ng pambubuli ng kapwa mo. So that's cyberbullying. Okay? Hacking. When you say hacking, it refers to the practice of modifying or altering computer software and hardware to accomplish a goal that is considered to be outside of the creator's original objective. No, kung ikaw ang may-ari, halimbawa, sa Facebook natin, na nahack yung Facebook mo, ikaw bilang may-ari ng iyong Facebook, mabait ka, no? Hindi ka nagpo-post na kung ano-ano mga kasamaan. Ngayon, nahack ng isang tao, nahack ng kaibigan. Doon, nag-post siya doon ng post ng mga kalaswaan na hindi mo naman dating ginagawa, no? So, nahack na yung account na masisiraan ka. Or halimbawa, nagpa-donate ng pera doon sa mga kaibigan mo. Ang akala ng mga friends ay ikaw yun, no? So, ang sa case na to, nahack na yung iyong account, nasiraan ka pa, no? So, mahirap din ma-hack, kaya mag-ingat din tayo pag gumamit tayo ng mga cellphone ng iba. Nakilag-in ka o kaya gumamit ka ng computer, yung nagbayad ka lang, yung per hour. So, ingat-ingat tayo pag gumamit tayo, always mag-log out, no? Kasi yun yung way na maano sa'yo, ma-hack yung iyong account. So, dapat gamit ka lang, sarili mo lang, personal na gamit lang. So, those individuals who engage in computer hacking activities are typically referred to as hackers. So, yung mga nag-hack, ang tawag sa kanila ay hackers. No? Yan. Now, so, yeah, nakita niyo itong picture na to. So, sa typical na ano yan, that means phishing, no? Nangingisda. Pero sa computer, ang tawag dyan, phishing, parang pronounced na phishing na yung pangingisda. Pero ang meaning nun is the attempt to obtain sensitive information such as, makaiba lang na spelling, no? Attempt to obtain sensitive information such as user's name, or usernames, passwords, and credit card details. Now, kung bang gumagamit ka ng ano, ng mga username or password ng iba, tapos gumagamit ka ng credit card details. Usually, ganun, ang phishing is more on sa money matters, no? Yung parang luloko ka ng tao. Often for malicious reasons. Now, by disguising as a trustworthy entity in an electronic communication. Now, pag narinig itong term na phishing, so that means, halimbawa, gumamit ka ng username or password ng isang tao or gumamit ka ng information, lalo na kapag may credit card yung tao. No? So, parang ang purpose ng phishing is nagano ka na makapanloko ka. No? Downloading. So, illegal downloading, no? Pag sinabing illegal downloading, it refers to obtaining files that you do not have the right to use from the internet, no? Kasi halimbawa, mayroong mga sites na kailangan ninyong magbayad, no? Tapos may mga ano rin doon na mayroong copyright, no? Oh, kaya nga pag nag-search kayo sa internet, maglagay kayo ng no copyright, ibig sabihin, free siya, pwede niyong i-download kasi free siya. Pero kapag may bayad na, tapos kumbaga parang na nag-download ka, nag-hack ka. So, yun yung illegal downloading, no? So, ibig sabihin, meron siyang kaukulang parusa, yung binanggit ko kaninang Republic Act, no? So, illegal downloading sites, no? Ito, legal downloading sites. Yung illegal downloading sites, itong The Pirate Bay, yang kissas.to, yang torrent.downloads.me, yts.ag or ag, rarbg.to. So yung mga legal naman, no, downloading sites, iTunes, Yahoo Music, Amazon, Netflix, Rukus. Kasi may mga yung tinatawag natin mga crack na version, no? So yun yung mga illegal downloading, no? Yan, digital piracy. Now, when you say digital piracy, so it means the practice of illegal or illegally copying and selling digital music, video, computer software, etc. No? Halimbawa, ikaw ay meron kang mga crack na mga version, nagbenta ka. So that's illegal copying, no? Illegal ka selling of digital music, ganun. So that's digital piracy. No?
So this one, identity theft. So identity theft is the deliberate use of someone else's identity. So usually as a method to gain a financial advantage or obtain credit and other benefits in the other person's name and perhaps to the other person's disadvantage or loss. So identity theft, yun nga, isa, parang ano rin, nang hack ka, ginamit mo yung account ng isa, hindi nga ginamit mo yung identity, nagpanggap ka na sa yun, so that's identity theft. Okay? So ito naman, we have YouTube, Twitter, Instagram, no? Tapos so on and so forth, Facebook. So cyber defamation. Cyber defamation is an unprivileged false statement of facts, which tends to harm the reputation of a person or company. So, ibig sabihin, pamamahiya mo sa tao, no? False statement of facts, nagpakalat ka ng hindi totoo na mga impormasyon kasi galit ka sa tao, galit ka sa kumpanya. So, that's cyber defamation. So, we have two types of defamation. Una, libel. Pag sinabing libel, that's written na paninira. Pag slander, that's verbal. So, tandaan natin, paninirang puri na through written or type written or encoding, so that's libel ang tawag doon. Paninirang puri mo na dinaan mo sa writings. Slander, paninirang puri, dinaan mo sa pakikipag-usap, verbal. So, dalawang klase ang oral defamation or cyber defamation. Okay, this one, cyber sex. Yan, yung pakikipag-sex online, no? O kumbaga, parang virtual ano kayo. Nag-virtual sex, no? Also called computer sex, internet sex, net sex, ang tawag, no? It is a virtual sex encounter in which two or more people connected remotely via internet. No, kahit saan lupalop ng mundo na nagsisex kayo. Kapag hiba may nagreklamo sa inyo, so that's cyber sex, no? Send each other sexually explicit contents or sexual and explicit acts, no? So even yung nagsisend ka na ng mga video, no? Na video na may something na hindi maganda, kaya-aya. So that's also cyber sex na, no? So this one, child pornography, yung mga bata. No? Child pornography is a form of child sexual exploitation, no? Yung gumagamit ng bata sa pakikipag-sex na or binebenta sa mga Amerikano, sa mga foreigner. So kahit sa Pilipino, no, pero bata. So that's child pornography. Okay, this one, cyber squatting. No, cyber squatting is registered or trafficking in or using an internet domain. Yan, yung sinabi ko kanina. Internet domain name with bad faith in intent to profit from the goodwill of trademark belonging to someone else. Diba, yung kumpanya na merong pangalan na kilala na. Like for example nga, diba, sa PMI, kilala ng school yan. Ginamit mo yung domain, tapos gumamit ka doon o nag-post ka something na for your personal interest. So that's cyber squatting. Or like for example, Jollibee. So ginamit mo rin yung domain ng Jollibee. Since ikaw halimbawa, ikaw yung naging programmer ng Jollibee, nagagalit ka sa Jollibee, ginamit mo yung kanilang account. So nag-post doon na something na nakakasira sa kumpanya. So that's cyber squatting. So may kaukulang parusa din yan. So the cyber squatter then offers to sell the domain to the person or company. So yun, pwede rin pala ibenta yung kanilang domain, no, para at least for personal interest na nakakasira sa company, no? Who owns a trademark contained within the name at an inflated price. No, so that's cyber squatting. So may kaukulang parusa yan. Copyright. Now, copyright, a legal device that gives the creator of a literary, artistic, musical, or other creative work the sole right to publish and sell the work. So, ibig sabihin, pag may-ari na ng iba, let's say for example sa YouTube, tapos nila, ginownload mo, ginamit mo rin content, so nag-copyright ka without any information from the owner. Hindi ka nagpaalam, no? That's copyright infringement, no? Dapat lahat ng halimbawa nagpo-post tayo sa Facebook na halimbawa mga quotation na merong nagmamay-ari niyan. So dapat ilalagay natin yung name niya doon. Credit to kung sinong gumawa noon. Okay? So ganun 'yon. Para hindi ka makasuhan. Copyright owners have the right to control the production of their work, including the right to receive payment for that production. No, kasi may intention ka nga na gusto mong i-copyright para kumita, pero pwede kang
idemanda. No, kasi nga hindi ikaw ang pag ikaw hindi ikaw may-ari noon, hindi mo pagmamay-ari yung gusto mong i-post or gusto mong i-publish. No? Violation of copyright is called infringement, no? Copyright infringement. No, violation, pag na-violate mo 'yon, so that's copyright infringement. 'Yun yung magiging case mo. And then plagiarism. Plagiarism, an act or instance of using or closely imitating the language and thoughts of another author without authorization. The presentation of that author work as one's own, as by not crediting the original author. Like for example, halimbawa sa thesis writing ninyo o sa inyong research ninyo, no? Practical research ninyo. Nag-cite kayo doon ng article. Hindi mo nilagay yung pangalan kung saan kanino mo kinuha yon, kasi kumuha ka sa internet, hindi mo naman nilagay. So that's a way of plagiarism. Kaya lang ang plagiarism is applicable sa ibang country. Dito sa atin ang pinaka-right na copyright infringement. No? Pero na nababanggit natin madalas ang plagiarism instead na dapat ay copyright infringement. Fair use. So fair use is a legal concept that allows the production of copyrighted material for certain purposes without obtaining permission and without paying a fee. Purposes permitting the application of fair use generally include review, news, reporting, teaching, or scholarly research. Na parang ano din siya, yung copyright infringement, plagiarism, no? Ang fair use kasi, ito naman ay may mga ano doon na mga nagpapabayad ba? Yung may-ari ka, nagpapabayad ka. Tapos ikaw hinak mo, ginamit mo. Gumamit ka ng kanyang art, yung kanyang copyright material, no, copyrighted material. So, fair use ang tawag dun, no? So, pero under pa rin siya ng dito sa ating ano legal, no? Legal issues. So, this one, computer addiction. Computer addiction naman, the excessive use of computers to the extent that it interferes with daily life. So, this excessive use may, for example, interfere with work or sleep, result in problems with social interaction, or affect mood, relationships, and thoughts processes. So, sa computer addiction, guys, usually, yung mga mahilig maglaro ng ML, di ba? Halos hindi na kumain, hindi na tumatayo, hindi nagpapagupit ng buhok, kung parang na-addict na siya doon sa kanyang ginagawa, no? Kasi, kumbaga, yung mga nakikita natin, mga games, usually sa mga games, so nakaka-addict talaga yan. Meron natin yung title na tawag na online sabong, no? At mga computer games, so nakaka-addict na yan. So, yan ay pwede rin kayo palang bigyan ng ano yan. Diba, inireklamo kayo, kinasuhan kayo, kasi na-addict na kayo sa computer. So, kasama din yan sa legal action. So, this one, digital divide. So, when you say digital divide, an economic inequality between groups in terms of access to, use of, or knowledge of ICT. So, the divide within countries can refer to inequalities between individuals, households, businesses, and geographic area at different socioeconomic and other demographic levels. So, parang ano yung mga ano rin to, mga ICT know-how din to. ICT know-how na kung parang ginagamit ng ibang country, no? Parang ano, hacking na rin ang ano nito, digital divide na to, no? Ginagamit ibang country na ang pagmamayari ay Pilipinas. Okay, ibang country ginamit natin. So that's digital divide din, no? Then virtual self. Virtual self, the persona you create about yourself virtually. No, yung paggagamit mo ng mga gumamit ka ng picture. No? Hindi naman ikaw 'yun. Ang tawag may term dun eh, yung hindi legit na ikaw yung nandoon sa ano, saan ba, sa Facebook. No? Tapos o kaya sa VC, no? O pag nagbi-busy kayo ng ano, gumagamit ka ng hindi naman ikaw yung ikaw yung tao na yun. Gumamit ka ng kaibigan mo. Kasi una inisip mo na baka hindi ka magustuhan, tapos gumamit ka ng tao. So that's virtual self, the persona you create about yourself virtually, pag gagamit mo ng hindi naman ikaw yun. So netiquette. Netiquette, the correct or acceptable way of communicating on the internet. Okay? Okay, so that's all lang. That's all for our lesson for today about the legal issues, no? Anong Republic Act uli?
No, Republic Act number 10175, or what we call the Cyber Crime Prevention Act of 2012. So yun yung kaso dyan, no, na pwedeng ikaso sa inyo if ever nalabag nyo itong mga nabanggit natin mga lessons for today. Okay, so that's all. That's all for today. Thank you and God bless.